natagpuan na ang ilang bahagi ng 400 years old na Santo Niño sa nasunog na Santo Niño de Pandacan Parish sa Maynila. Inumpisahan na ang paghahakot sa mga nasunog na bahagi ng Santo Niño de Pandacan Parish sa Manila. Ipinahiwatig na noong Linggo sa misa ng Cura Paroko na baka nasama nga sa sunog ang orihinal na imahen. Natagpuan din sa sunog ang damit na suot ng Niño ng maganapang sunog. Pero isa sa mga nahanap ang natunaw na tres potensyas o tila korona ng imahen. Ang mga deboto umaasa pa rin matatagpuan ang Santo Niño. Isa na dito ang debotong si Adrian. Nagsimula ako maging deboto ng Santo Niño de Pandacan way back parang 2013 pa eh. Then nakasaksi kami dun sa pagbibihis niya nung 2015 pa yon. Doon nagsimula yung devotion ko sa Santo Niño. Bigla na lang dumating siya sa buhay ko na hindi ko akalain na mas malapit ako sa Santo Niño de Pandacan. Damaraw ni Adrian ang pagmimilagro sa kanya ng Santo Niño lalo na sa mga panahong walang-wala siya sa buhay. Parang kapatid na nakikinig sa akin na lagi siyang lagi dumadamay sa panahon na ako'y nagigipit. Kapag humihiling ako sa kanya tungkol sa financial at sa financial problems ko kasi minsan wala din kami. Problema pa nga kami sa pangkaya sa araw-araw eh. Hanggang sa minsan na lang, bigla na lang may dumarating sa amin, may nagbilang magbibigay na lang ng ulam, hindi naman kami nanghihingi. Kaya nang mabalita ang nasusunog ang simbahan, napasugod agad si Adrian. Tumakbo ako papunta dito, naglakad lang ako. Kasi ang inaalala ko lagi yung Santo Niño paano na, Mula tanghali hanggang gabi, hanggang alas 6 dito lang ako nakaantabi so anong magiging balita tungkol sa Santo Niño. Talagang inabang ako kung anong, na umaasa pa rin ako na sana ligtas siya, hindi siya nadamay sa sunog. Sa second floor ng kumbento namamalagi ang orihinal na imahe ng Santo Niño. Pero dahil sa matinding apoy, bumigay din ang palapag na ito. Ang original image ay nasa chapel ng aming kumbento. Now, ang replica ay nasa simbahan. Nagsimula ang sunog sa kumbento hanggang sa umabot sa simbahan, itong dalawang image na ito ay hindi namin na-recover. Pagkatapos nung maghalungkat sila doon sa mga debris, nakita nila yung kanyang mga suot-suot na mga metal na alahas na tupok ng apoy. Around 400 years old na raw ang Santo Niño de Pandacan. Ayon sa mga kwento, bago pa man maitayo ang simbahan, madalas na nawawala ang imahen. At parating sa parehong lugar ito natatagpuan. Dahil nung matagpuan yung imahen dito, dinalaho yan sa pinakamalapit na parokya. Wala pang simbahan dito noon. Pero dahil every time mawala doon, dito natatagpuan, kaya nagtayo ng simbahan dito. Nasa likod ko yung lugar kung saan lagi doon natatagpuan na bumabalik ang Santo Niño. So kung may kita nyo ngayon, isa na siyang balon. Samantala, ang 308-year Santo Niño de Pandacan Parish, marami ng pagmimilagrong naranasan dahil sa Santo Niño. May istorya dyan na nagkakaroon ng may malaking sunog noon. Tapos yung parish priest that time, inilabas doon sa may pinaka bell tower nila, itinapat yung Santo Niño. So yung wind direction na iba. So hindi dapat tatamaan sila eh. May isa pa na doon sa well na yon, naligo siya, may sakit siya. Nakatulong doon talaga yung balon. Nung nakaligo siya, gumaling siya. We must understand too na the Santo Niño is a part of the history of Pandacan. Madaling sabihin na rebulto lang yan, kahoy lang yan. Pero para sa isang dito, hindi ganyan ang pananaw eh. Para maunawahan mo ang debosyon, kinakailangan na maging deboto ka. Ang mga banal na imahen kasi may mga, sila yung mga simbolo o instrumento na nagpapaalala sa atin na meron tayong Diyos. Sa ngayon, sinisimulan nang itayo muli ang simbahan. At ang mga na-recover na bahagi ng orihinal na Santo Niño, gagamitin sa pagbuo ng bagong imahen. Na-incorporate doon sa bagong gagawing imahen para meron pa rin natitirang artifacts that belongs to the old. Ang pananampalataya kasi ay nasa puso ng bawat tao. Okay? So kung may mga tao dito na nanampalataya, buhay ang simbahan ng Pandacan. Hindi nasisira. We will rise again and we will do better. Maraming deboto ang nagluksa at nalungkot sa sinapit ng Santo Niño de Pandacan Parish. Pero hindi ito ang katapusan ng kanilang pananalig. Dahil hanggat buhay ang kanilang pananampalataya, mananatili sa puso ng bawat deboto ang milagrong dala ng santo.
I'm MJ Jeronimo, I stand for truth.